Magandang araw po sa inyong lahat. Naisip nyo na ba kung minahal tayo ng Diyos dahil tayo'y mayaman na? O kaya naman, kaya tayo ginawang mahirap ng Diyos ay upang makapasok tayo sa kanyang kaharian? Ang mga kaisipang ito ay hindi sapat na batayan para sabihing minahal tayo ng Diyos. Ngunit ang tanong kung tunay ngang minahal tayo ng Diyos, bakit mayroong mayaman at mahihirap? Bago tayo magpatuloy sa usaping ito, hinihikayat ko po kayo na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang tanong kung bakit mayroong mayaman at mahirap ay isang masalimuot na paksa na matagal ng pinag-aaralan at pinag-iisipan ng mga pilosopo, teologo, at mga karaniwang tao. Maging ang banal na kasulatan o Biblia ay nagbigay ng ilang paliwanag ukol dito. Maraming aspeto ang maaring talakayin sa usaping ito, at sa kontekstong ito, ilalahad natin ang ilang theological na pananaw batay sa banal na kasulatan. Number 1, ang kasalanan at ang pagbagsak ng tao isa sa mga pangunahing dahilan na inilalahad sa Biblia kung bakit mayroong mga pagkakaiba-iba sa kalagayan ng tao ay dahil sa kasalanan at pagbagsak ng tao mula sa original na disenyo ng Diyos. Ayon sa aklat ng Genesis, nang ang tao ay niliha ng Diyos, sila ay nilagay sa isang perpektong mundo kung saan walang paghihirap at kakulangan, Genesis 1:2. Gayunpaman, dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo at kasabay nito ang mga iba't ibang anyo ng paghihirap, kabilang na ang pagkaiba ng estado ng tao, Genesis 3. Sa madaling salita, ang kasalanan ay nagdulot ng pagkaputol ng orihinal na pagkakaisa ng sangkatauhan sa Diyos. Sa pagbagsak ng tao, nasira ang orihinal na disenyo ng Diyos kung saan ang lahat ay nabubuhay ng may sapat at kasiyahan. Ang kasalanan ay nagdala ng karamdaman, kaguluhan, at maging ng hindi pagkakapantay-pantay sa material ng mga bagay. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng mayaman at mahirap ay hindi direktang plano ng Diyos, ngunit resulta ng kalagayan ng sangkatauhan pagkatapos ng pagbagsak. Ang Diyos ay naglalayo ng isang komunidad kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng may pagkapantay-pantay at katuwiran. Ngunit sa kasalanan, pumasok ang kasakiman, paggagahaman at kawalang katarungan na nagiging sanhi ng kawalan ng pantay na distribusyon ng mga yaman at oportunidad. Number 2, ang pagsubok at paglilinis ng pananampalataya. Isa pang aspeto na binabanggit sa Biblia ay ang konsepto ng pagsubok. Ang pagkakaroon ng mahirap at mayaman ay maaari ring ituring na isang paraan kung paano sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ng tao. Sa lumang tipan, mababasa sa aklat ng Job ang kuwento ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok. Si Job ay isang mayamang tao, ngunit sa kabila ng lahat ng yaman na mayroon siya, dumating ang panahon na siya ay nawala ng lahat, kayamanan, pamilya, at kalusugan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nanatiling matatag. Sa bagong tipan, inilahad din ni Jesus na ang kahirapan at yaman ay maaaring maging instrumento upang subukin ang pagkatao at pananampalataya ng tao. Sa Mateo 19 verse 24, sinabi ni Jesus, "Muli kong sinasabi sa inyo, mas madali pang makaraan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok-apasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Hindi ito nangangahulugang ang pagiging mayaman ay masama. Sa halip, ito ay nagpapakita ng mga material na bagay ay maaring maging balakid sa tunay na pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Sa kabilang dako, ang pagiging mahirap ay hindi rin automatikong nangangahulugan na ang isang tao ay mas malapit sa Diyos. Subalit, ang kahirapan ay nagiging isang kalagayan na nagtutulak sa tao na mas magtiwala at umasa sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagkakaroon ng mayaman at mahirap ay maaring makita bilang mga paraan kung saan ang Diyos ay nagpakita at nagpapahayag ng kanyang kalooban at kung saan sinusubok ang pusong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. 3. Ang tungkulin ng tao sa kanyang kapwa. Ayon sa Biblia, isa rin sa dahilan kung bakit mayroong mayaman at mahirap ay upang magbigay ng pagkakataon sa mga tao na ipakita ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kanilang kapwa. Sa buong kasulatan, ang Diyos ay paulit-ulit na nag-utos na alagaan at tulungan ang mga nangangailangan. Halimbawa, sa Levitico 19 verse 9-10, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na iwan ang bahagi ng kanilang ani para sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may malasakit sa mga nasa laylayan ng lipunan at inuutusan ang kanyang bayan na gayon din ang kanilang gawin. Sa bagong tipan, ang mga turo ni Jesus ay alupang nagbigay diin sa pagmamahal sa kapwa, partikular na sa mga mahihirap at nangangailangan.
Sa Mateo 25:34-40, sinabi ni Jesus na anuman ang ginawa natin para sa isa sa mga pinakamababa sa kanyang mga kapatid, ginawa natin ito para sa kanya. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng mayaman at mahirap ay nagiging isang pagkataon upang ipakita ang tunay na esensya ng Kristiyanismo. Ang pag-ibig na walang kondisyon at ang pagsasakripisyo para sa iba. Kung lahat ay mayaman, mawawala ang pagkakataon na makapaglingkod sa iba sa paraang itinuturo ng Diyos. Kung lahat naman ay mahirap, mawawala ang kapasidad ng ilan na tumulong. Sa ganitong balanse, kahit tila hindi perpekto, naroon ang pagkakataon para sa bawat isa na ipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ang mga mayaman ay binibigyan ng pagkakataon na gamitin ang kanilang yaman hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Ang mga mahirap sa kabilang banda ay may pagkakataon na ipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap sa tulong ng Diyos sa iba't ibang paraan. Number 4. Ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mahalaga ring tandaan na ayon sa Biblia, ang buhay ng bawat tao ay may natatanging layunin. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng isang tao batay sa kanyang material na kayamanan. Sa halip, ang bawat isa ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, Genesis 1:27, at may partikular na layunin. Sa Ecclesiastes 3:11, sinasabi na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa kapanahunan nito. Sa ganitong pananaw, ang pagkakaiba-iba sa estado ng tao ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos na maaring hindi agad natin naunawaan. Sa Roma 8:28, sinasabi ni Apostol Pablo, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maaring ang kahirapan o kayamanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang hubugin ang karakter at pananampalataya ng tao. Sa huli, hindi ang material na estado ang mahalaga kundi kung paano natin isinabuhay ang ating layunin ayon sa kalooban ng Diyos. Number 5. Ang huling paghuhukom at ang bagong langit at lupa. Sa huling bahagi ng Biblia, lalo na sa aklat ng pahayag, ipinapakita ang wakas ng lahat ng bagay kung saan mawawala na ang lahat ng kawalan ng katarungan at hindi pagkapantay-pantay. Sa pahayag 21:4, sinasabi na papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak o kirot sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang pagkakaroon ng mayaman at mahirap sa kasalukuyang mundo ay pansamantala lamang. Ang Diyos ay may inihandang bagong langit at bagong lupa kung saan ang lahat ng kanyang bayan ay mabubuhay na may kagalakan at kasiyahan. Sa panahong iyon, mawala na ang lahat ng uri ng hindi pagkakapantay-pantay at ang lahat ng tao ay makakaranas ng kaganapan ng buhay na inihan Diyos. Ay pinagpala ng material na yaman, tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging mabuting katiwala nito. Ipinagkaloob sa atin ang yaman hindi lamang para sa ating sarili, kundi upang makatulong at magbahagi sa mga nangangailangan. Ang pagiging mayaman ay isang hamon na gamitin ang yaman sa paraang magbibigay papuri sa Diyos at magpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Kung tayo naman ay nasa kalagayang mahirap, hindi ito nangangahulugan na tayo ay nakakalimutan ng Diyos. Sa halip, ito ay isang paanyaya na magtiwala at umasa sa Kanya at makita ang kahalagahan ng mga bagay na higit sa material na yaman, ang ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Sa ating kahirapan, ang Diyos ay naroon, nagbibigay lakas at naglalaan ng mga pagkakataon upang tayo ay makaahon at makaranas ng Kanyang biyaya. Sa huli, ang layunin ng Diyos ay hindi upang hatiin ang sangkatauhan sa mayaman at mahirap, kundi upang gamitin ang mga kalagayang ito upang may pahayag ang Kanyang pag-ibig at kalooban. Sa pamagitan ng pagkakaisa, malasakit at pananampalataya, maaari nating maranasan ang kagalakan ng tunay na buhay na inihanda ng Diyos para sa bawat isa. Ang pagkakaroon ng mayaman at mahirap ay isang komplikadong usapin na may iba't ibang dimensyon. Sa pananaw ng banal na kasulatan, ito ay maaring makita sa iba't ibang anggulo, bunga ng kasalanan at pagbagsak ng tao, instrumento ng pagsubok at paglilinis ng pananampalataya, pagkakataon upang magpakita ng pagmamahal sa kapwa, bahagi ng natatanging layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, at isang pansamantalang kalagayan na magwawakas sa huling panahon. Bagaman tila mahirap unawain ang lahat ng ito, ang mahalaga ay ang ating tugon sa kasalukuyang kalagayan natin.